Hello mga guys, magandang araw po sa ating lahat. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng video. So ngayon guys, gagawa tayo ng panibagong video. Ngayon naman, ang ating pinaka-topic is itong ating magnetic contactor at ating overload relay. Ang ating gagawin is kung paano siya i-check mga guys, kung okay pa ba o hindi na. So yun, gamitin na natin ating tester. Ang tester natin is ilagay natin sa ating continuity. Okay, sa alarm na natin ilagay. So ayan, magana alarm. Okay, so tanggalin muna natin itong, i-separate muna natin ang ating overload. Separate yan sila. So, i-check natin yan kung paano i-check ang magnetic contactor at ang ating overload relay. So, pero bago yan mga guys, intro muna tayo. Okay, so ngayon umpisa na natin kung paano ba i-check ang magnetic contactor. Okay mga guys, sa sinabi ko kanina, tulad ng sinabi ko kanina is continuity or alarm. So ilagay natin sa ating line side at load side ng ating terminal 1, katapat niya ay load side, terminal number 1. Okay, sa line 1, yung pinaka line 1 niya. So wala pa tayo nakukuhang continuity hanggat hindi na natin ikupos yung ating i-jug natin yan. So i-jug natin siya. Ayan. So yan, once na naka-jug siya, ibig sabihin magkaroon siya ng contact. Tumunog yung ating tester, ibig sabihin nakakontak siya. So sa line 2 tayo mga guys, lipat natin ang ating tester. Ganun din ang sistema. So ayan, ibig sabihin line 1 at line 2 konektado, walang problema yan. Line 3 naman, ganun pa rin, jug lang natin. So walang problema. Ang pangalawang step mga guys is line to line naman tayo. I-check natin siya. Line 1, line 2, line 3, i-line to line natin siya. So ayan, kasi mayroong minsan short na yan, nagkaroon ng melting sa talim, sunog. So wala tayo na huwang continuity sa kabila, wala rin. Yung A1 pala ito. So dapat yung A1, mayroon tayong makukuhang kuhan dyan. Sa kiloohms natin ilagay, magre-reading yan yung pinaka coil niya. So ayan, nakakuha tayo ng 0.52 kiloohms, 54. Nakita nyo ba? 0.54 kiloohms mga guys, ang ating A1 at ito yung pinaka line 1 at line 2 nya coil. So ngayon ang 13 at 14, itong 13 at 14 mga guys, itong auxiliary contact 13-14 is normally open. So dapat wala tayong makukuha ang continuity dito kapag tukan natin ito ng tester. So wala po. Yung normally close is 21 and 22. Ang 21 at 22, itong 21 sa baba ay 22. So dapat makakuha tayo ng continuity dito kasi normally close to eh. Ganun siya dapat guys. Lagay rin sa alarm para marinig nyo mga guys. Ayan ah. 21-22 normally close. So ayan, nag-alarm siya. Itong 13 and 14 mga guys, wala siyang, kasi naka normally open yan eh. Kapag nakajag na itong ating magnetic contactor, saka siya mag-close. So ayan, pagka ganyan, naka normally open siya. Ito naman normally close, kahit hindi yan nakajag, mayroong continuity. Once na nakajag, mawawala yan mga guys. Jag natin para mawala siya. Ayan, nawala. Kasi once na naka-energize siya,
ito normally close, mag-open. Tapos ang normally open, mag-close. So, ganun siya mga guys. Okay, maliwanag na tayo dyan. So, dito naman tayo sa ating overload relay. Ang overload relay mga guys, mayroon tayong reset. Ito yung reset, itong kulay asul. Ang pula is stop. Ito yung pinaka trip niya, trip button. So, ayan. Saka, dito naman yung kuan niya. Adjust niya sa amperahe kung ilang ampere ang gusto mong ilalagay. Kung ilang load natin, kailangan mas mataas ang amperahe ng ating overload relay kaysa daw sa ating load. So ayun, umpisa na natin ang ating pag-tester. Okay? Itong 95 at 96 mga guys, ito yung normally close ng ating overload relay. Meron naman tayong numbers 97 at 98, ito yung normally open. So ngayon, dapat itong normally close, makakuha tayo ng continuity dyan kasi normally close siya pag tinestira natin yan. So ayan, tumunog yung ating tester. Ibig sabihin, okay yung normally close, walang problema. Ang normally open, dapat pag tinestira natin to, wala tayong makakuha ang continuity kasi normally open siya eh. Once na magtitrip, saka pa lang siya mag-close. So ngayon, subukan natin itrip. Dito natin malalaman kung gumagana ba ito talaga o hindi na. Yan, i-trip natin. Dapat a-alarm ang ating tester pag i-trip natin. So, ayan. Ibig sabihin, itong overload natin mga guys, itong normally open is defective na siya. Oh. Hindi na siya gumagana. Kasi dapat once na i-trip natin yan, dapat mag-close yan kasi normally open yan eh. So, ayun mga guys, itong ating overload relay. Pwede naman siyang gamitin, kaya lang, mas maganda, palitan natin. Okay. Sira na itong ating kuan. Normally open. Hindi na natin malalaman kung nakatrip ba o hindi na. Okay. So, sana, ngayon, kung i-tabit naman natin siya, ating ilugtong, ganito lang ating kuan. Sistema. Ipagsamahin na natin yung silang dalawa. Ang pag-tester niyan. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang pag-tester. So, kailangan lang natin siyang kanina, dito tayo. Yan, saka dito. Ngayon kasi mayroon na tayong overload dito naman sa line side at load side ng ating overload relay. So ayan, tapos i-zag lang natin siya. Ayan, tumunog siya mga guys. Ibig sabihin ayos lang. Sa bila naman, i-zag lang natin to. So ayan, sa line 2 at line 1 walang problema. Sa line 3 na natin ilipat, line 3 sa line 3. So ayos, tumatawid pa rin yung, kung mayroon siyang load, makakatawid pa rin hanggang sa ating overload. So ang pinaka problema niya is ang ating normally open. Yun lang guys, yun lang ang paraan sa pag-test ng isang magnetic contactor para malaman kung magagamit pa ba o hindi na. So ngayon ang pwede pa is itong ating magnetic contactor, walang problema. Ang overload relay ang may problema. Itong normally open. So, yun lang guys. Sana meron tayong nakuha ng konting idea dun sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano mag-check ng magnetic contactor. So, yun lang po. Maraming salamat. See you my next video.